Hello mga ka-viewers, ngayon ay nandito po tayo sa Clark International Airport. Papunta po tayo ngayon ng Katiklan, Boracay. Tapos po mga ka-viewers, dahil first time natin dito sa bagong gawang airport, tinur ko kayo para at least may idea kayo kung ano po itsura ng airport. Tapos ayan, magkakaroon po tayo ng mga update regarding po sa ating magiging tour sa Boracay. So ngayon tara, pakita ko lang po muna sa inyo yung itsura ng airport. And now mga ka-viewers, ay nandito tayo sa entrance po ng airport sa departure area. Bali dito tayo papasok kasi kailangan po natin mag-check-in na at nalit po tayo ng dating. And now mga ka-viewers, ay nag-check-in lang po tayo. And gaya pa na sinabi ko, via PAL po tayo papunta ng Katiklan. And mga ka-viewers ha, first time ko po sa airport na ito and napakaganda po na pagkakagawa, nakaka-proud naman. Umakyat po ako sa second floor ng departure area mga ka-viewers para mas lalo nyo po ma-appreciate yung ganda ng airport. Bale, ito pong area na ito, again, ito po ay departure area. Ngayon po mga ka-viewers ay nakapag-explain na rin po tayo ng mga bagahe. So nasa domestic area po tayo at papunta na rin po sa ating gate. Bale, ang gate po natin ay gate 9, ayan. Ang flight po natin mga ka-viewers ay mamaya pang 3 PM, ayan, while waiting po, libo ko kayo dito sa kanilang gate area, domestic area. Ayan po mga ka-viewers. So, napakalinis. Ganda ng view. Tapos po mga ka-viewers, ayan, nag-boarding na rin tayo at pasakay na po tayo sa airplane. So, ang airplane po ay small aircraft. And now mga ka-viewers, we're now heading to Katiklan Island. And dito na lang kami sasakay kasi to be honest mga ka-viewers, kaya may kamahalan po kasi dito pag sa loob tayo ng airport kumuha ng transportation going to port. Kaya ayun po, total dito po sa bungad, ito na rin naman yung ano, yung sakayan. Dito po sa tapat ng airport, meron po ditong terminal going to jetty port po mga ka-viewers. Ngayon po ang kagandahan dito, pag dito tayo sumakay, syempre mas makakamura po tayo ng pamasahe unlike po dun sa van na ino-offer sa loob po ng airport. So ito po mga ka-viewers yung sasakyan natin. And nandito na tayo sa Katiklan Jetty Port Terminal. Bali, dito po tayo sasakay ng boat going sa Boracay Island. Ngayon po, dito bumibili ng ticket para sa boat. Nagbabayad ng terminal fee, even environmental fee. Dito na po lahat yan. Ngayon, nandito na tayo sa Katiklan Island. Ayan. After natin mag-boat, another sakay ng trike. Papunta sa ating accommodation. Oh, di ba? Saan isla kayo galing? And finally, 5 PM nga po ay dumating na tayo ng Boracay Island. And now, I need lang natin sumakay ng e-trike para naman magtungo sa ating accommodation. And para po sa accommodation natin, dito tayo mag-check-in sa Patio Pacific Boracay. Ito po ay located sa Station 2. And finally, nakuha na po natin ang ating key card at ngayon ay papasok na tayo sa ating room. So excited na akong matulog, magpahinga. So yun na pala ang ginawa sa Boracay, no? Ito yung ating room ngayon. Napakaganda. So, twin bed. Then ito ang ating TV. Then dito may wardrobe cabinet. Ayan. Ang ganda. Ang bango. Then ito yung ating restroom or bathroom. Nice. Viewers, then ang ganda na itong window blinds. And since hapon nga tayo dumating mga ka-viewers, ayan, so pa-sunset na. And worth it siyang share kasi napakaganda ng sunset dito sa Bora. And thank you nga pala sa nag-sponsor sa atin ng Starbucks. At ayun, na-refresh tayo dahil sa init ng panahon. After namin mag-Starbucks, nag-decide na rin kami mag-dinner kasi mga ka-viewers, ayun, paggabi na rin at gutom na rin po ang lahat. Kaya dito tayo kakain sa Jerry's Grill. Dito po nag-order tayo ng chop suey, ayan, bulalo. Then sisig, syempre, di mawawala yan. Tapos ito ay crispy pata. Then meron din tayo yung grilled squid. Kain po tayo mga ka-viewers.
Habang pabalik po tayo sa hotel mga ka-viewers, ito meron tayong nakita magagaling na artist. Tapos mga ka-viewers, ito yung t-shirt na nag-trending sa TikTok. Kasi po mga ka-viewers, kaysa po sa piniprint yung design, ayan po, hand-painted po yung ginagawa nila. Tapos nasa inyo na po kung ano pong design ang gusto nyo ipagawa sa kanila or ipapaint. Then para may idea po kayo kung magkano po magpagawa ng ganyang souvenir, ito na po yung mga presyuhan. Screenshot nyo na lang para kung pupunta po kayo ng Boracay ay mabudget nyo na po. Good morning mga ka-viewers. Ngayon ay magbe-breakfast po tayo ngayon. Ito po kasi nakuha na room natin ay nung binuksan Agoda, isa lang po yung building. Ngayon po pala may tower 2. So ngayon kami, nasa tower 2 po kami. Tapos tatawid kami sa daan papunta sa buffet area. Kaya ayun mga ka-viewers, no, ito itsura. Ayan. So tawid po tayo papunta sa kabilang Pacho Pacific. So okay naman, safe naman po. Wala naman masyadong dumadaan dito. So ito na yung talagang building 1 ni Pacho Pacific. Then dito sa Garden Cafe, dito yung buffet area. Tingnan natin mga food nila na ina-offer. Since sa Pacho Pacific po tayo naka-check-in mga ka-viewers, bali meron tayong free breakfast buffet. Bali sasabihin nyo lang po yung room number nyo, tapos ayan. Then meron sila dito mga ka-viewers ina-offer po na drinks, juices, then cereals, bread, then pancakes. Tapos po meron din silang garlic rice, plain rice, canton. Then meron din silang boiled egg, scrambled egg. Tapos para sa gulay, chop suey, dilis. Then meron silang pork and ham. Tapos po mga ka-viewers, syempre meron rin silang brewed coffee saka hot chocolate drink po. And natapos na rin tayong kumain mga ka-viewers ngayon. Ang next natin pupuntahan ay pool area. Papakita ko sa inyo yung pool ni Pacho Pacific. Then syempre yung gym nila. So dito po yan located sa bandang likod. So ayun mga ka-viewers, since tower 2 tayo, more lakad lang tayo niyan. So ito po yung pool. Kasama na yan. Free to use na po yan ha, once na naka-check-in po tayo. Then mga ka-viewers, ang maganda dito yung gym nila, malawak po. Ayan. Malinis. Then, ito gusto ko yung ganito. Papapicture ako sa ganyan. And ang ganda ng halaman, yung Birds of Paradise po ba yun? Diba ang ganda po ng ano, amenities nila. And mga ka-viewers, tara punta tayo dito sa beach. Tingnan natin yung view. So, lalakad lang tayo doon, dito yung daan. So ito yung mga kasama natin mga ka-viewers, oh. Say hi to the vlog! Ayan! So ito po mga ka-viewers, no? Yung mga kasama natin. So mga pinsan po natin yung mga yan, kamag-anak. Tapos mga ka-viewers, kung napapansin nyo, yung dagat ay may pagkalumot-lumot pa po. Ayan. Tapos yung pamangking ko sa pinsan, ayan po, swimming. Then, ang ganda naman ang outfit nito, oh, neon green. Dami pong turista ngayon, mga ka-viewers. Dumating na si Rose. Ayan. Kamusta ang kayak? Kuya, ako next, ha? Magaling magpicture? Yes, magaling. And since sabi po ni Rose, magaling daw po magpicture si kuya, eto na po ang mga resulta. Kuya na po ang humusga. Since turn na po natin, tayo naman po ang magpipictorial. Bali, lalagay ko sa description box ang kanyang contact details para po sa mga plano mag-book ng ganitong klase po na activities, no? And now mga ka-viewers, ay since natapos na tayo sa kaya, ngayon ang next natin gagawin activities ay magla-land tour po tayo. Bali, papasyalan natin mga hidden gem dito sa Boracay. Ayan mga ka-viewers, so inaantay lang natin yung service. Bali, nag-book kami ng tricycle para sa ating service. Ayan. So ayan na po ang ating service. Hopefully, kasya kami. So alis na tayo mga ka-viewers. First destination natin mga ka-viewers is Mangrove Forest. Dito po mga ka-viewers, makikita nyo yung mga mangrove. Then syempre meron po tayong dadaanan na bridge. Ayan po mga ka-viewers yung view.
And ang in-expect po natin dito mga ka-viewers is tapos na, pero po meron pa po mga ginagawa. Gaya po nito mga ka-viewers, yung iba pong bridge ay still under construction. Meron pong pag-repaint na nagaganap. Ayan. Next natin pinuntahan mga ka-viewers is Bulabog Beach. Ito po yung other side ng Boracay. Kumbaga po, ang kilala talaga mostly is Station 1, 2, and 3. Dahil first time ko po dito sa Bulabog Beach, ayan mga ka-viewers, papakita ko na rin sa inyo. And share ko lang mga ka-viewers, ang dinarayo talaga dito sa Bulabog Beach, yung nakapahigang coconut tree, kasi po, once na nagpa-picture kayo doon, napakaganda and very Instagrammable. Gaya po niyan, pinipilahan po siya, no? Ang daming nakapila, pero doon tayo sa isang coconut tree, magpapapicture na lang dahil magtatagal po tayo kung pipila pa tayo dyan. Kung gusto niyo po magpa-picture sa Buko, bali meron po ditong local na nagpapahiram po ng kawayan para makaakyat po kayo, and nag-offer din po sila ng pictorial. Ngayon po, para sa bayad, any amount naman po yun kung magkano po yung gusto niyo ibigay. Ilaban niyo yan, ha? Sige. Graduate na siya. Ah! Oh, babe! Isang ngiti mo lang. May kapre! May kapre! Para may may buhay post ka. Hindi ka na nadala. Behind the scene. Duhudulas na ako. Yeah, wait lang. Nangihilig na ako. Ah, loko. Ayos to, ah. Ganda ng resort nito mga ka-viewers. And now we're going to keyhole mga ka-viewers. Ayan, medyo malayo-layo ang lakaran. Sana makaabot tayo dito sa keyhole. And dito sa keyhole mga ka-viewers, ito po yung makikita ang view. Bali, ito yung tinatawag nilang keyhole. And reality mga ka-viewers, ayan, bawal pumasok. Ayan, sisilipin lang siya. Mas ilang gadya lang yung pwede. And mga ka-viewers, nandito tayo sa Puka Beach. And parang palengke yata. Sobrang daming turista mga ka-viewers. Gusto ko talaga yung ano nito, lalagyan ng pera niya mga ka-viewers. So, ang ganda namang wallet niya. Oh. Dito mga ka-viewers, may sand castle. Pag magtitik ng picture behind nung wall mga ka-viewers. Tapos Puka, ayun. So lakad tayo ulit na malayo mga ka-viewers. Since wala masyadong ganap dito. And po mga ka-viewers, ang pinuntahan po natin para sa land tour, apat po na destination. And now, andito na po tayo sa Station 2 para po panoorin po ang sunset view mula dito. Tignan nyo naman po yung araw, bilog na bilog at napakaganda. And rekta na rin tayo sa dinner. Para po sa dinner, dito tayo kakain sa Pamana. Bali, ito ay nasa top 10 best restaurant po dito sa Boracay. Then mga ka-viewers, nagpa-reserve na kami para ayun, meron na kami pwesto kasi po laging puno itong Pamana. Para po sa ating food, nag-order po tayo ng mga bilao nila. Bali, meron po dito mga grilled seafoods, iba't ibang seafoods na po yan. Tapos chicken inasal, pork inasal. Tama po ba? May pork inasal po ba? Anyway, ayun. Ayan po mga kakainin natin ngayon sa Pamana. Then mga ka-viewers, baby back ribs, try din natin ito. Then para sa soup, meron tayong in-order na beef sinigang na napakasarap po niyan mga ka-viewers. And para sa day 3 natin mga ka-viewers, nagpunta tayo ng Station 1 para at least makita natin itong grotto. Ayan po ang itsura niya ngayon. And mga ka-viewers, iba talaga pag Station 1, no? Mas malinis at mas onti ang tao. Sir, yung paa mo, diretso mo lang. Yan, ganyan. Tapos taas mo kamay mo. Yan, kabila pa. Yan, kabila naman. Yan, perfect. Parang model. And bago tayo mag-check out mga ka-viewers, try natin ang swimming pool ni Pacho Pacific. Ayan, so langi-langi muna tayo. And now mga ka-viewers, nag-check out na po tayo kasi 11 a.m. po ang check out dito. Kaya lang flight po natin is alas 5 pa. Gagawin po natin is iniwan po muna natin yung mga bagahin natin doon sa ano lobby. Then babalikan na lang po natin. Kakain muna po tayo muna sa labas. Magla-lunch tayo dito. Then, ayun po.
mga bandang 3, gora na po tayo sa airport. Ayan po yung mga ganap. Mga ka-viewers, dito tayo maglalan sa Moiraku. After po natin kumain, nag-decide po muna akong maglakad-lakad. Ayan mga ka-viewers, ayan. Gusto kasing kumain ng ice cream, tapos meron po ditong nag-trending itong Hollow Mango. Kasi nag-offer po sila ng mga mango po na flavor ng ice cream. So, tatry po natin yan kung masarap po ba. Yung ganito po mga ka-viewers ay 180 pesos na ang presyo niyan. Lasang-lasang mango talaga. Although mango flavor, pero alam niyo ano? Yung juice na mango juice ng pan. Ganon. Hindi nakakaumay. Hindi, meron sarap siya. Hindi sobrang tamis. Medyo lang, dahil doon sa syrup. Saka mga ka-viewers yung pagka-ice cream niya matik po. Kaya okay naman po. Kaka-refresh din po siya. Kasi mga ka-viewers na ito, nagpapawisan tayo. Ayun ang mga ka-viewers ay pauwi na po kami. Papunta tayo ng Capiglan Airport. Ayan, so bakat na mga biyahero. Sige, go, go, move, move. Move. Joe, Joe. Rush. Ito mo bag, para di ka mahirapan. Go, move, move. Guys, move. Tayo mo, Prince. Wala na pang bata, no? And now mga ka-viewers ay nandito na po tayo ulit sa Clark at kaka-arrive lang natin. Ngayon mga ka-viewers ay kailangan na rin natin magpahinga. Again, maraming salamat po sa panonood at sa pagsama sa ating adventure. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!